Vida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Vida Carito. Vida Carito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Simula noon hanggang ngayon, isa ang naging layon. Magkaisa ang bagong Lord, karitingan ay maruto. Ngayon tayo mula sa hapon ng nakaraan, niyakos ang pag-anib na humahanla. Pinangako sa paniniwala ang inhawa para sa kawatahan. Pagsamoro ay tagumpay, bunga ng pawis, sugo at buhay, kapayapaan, katabuhan ay ating nang nakanta. Makinig sa programang Mafar Updates. Alamin ang mga makabagong teknolohiya sa agrikultura at pangingisda. Alamin ang karapatan sa inyong lupain at mga bagay-bagay na makakatulong sa pangkabuhayan, mga bagong pamamaraan at mga impormasyong dapat mong malaman. Lahat ng ito sa pagtataguyod ng pamumuhay upang mapalago ang inyong ani at kita. Mafar Updates. Hitik sa kaalaman para sa tagumpay ng inyong kabuhayan. Mafar Updates. Mapapakinggan tuwing araw ng Linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, dito sa DXMS Radyo Bida 882. Mapapanood din ito ng live sa Facebook page ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Mafar Updates. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kamuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Pagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang ani, mataas na kita. Maulan na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang napakagandang araw ng Sunday ang ipinaparating po namin sa inyong lahat. Mga suki sa ating pong programa, ating mga magsasaka, mangingisda, ang ating pong mga agrarian reform pilot areas. Binabati po namin kayo at tuloy inanyayahan po tayo no, na samahan sa loob po ng isang buong oras nating pagtatanghal ng MAFAR update. At sana po marami kayong matutunan mula pa lang sa ating pong balitaan, sa ating talakayan, of course, sa ating mga kapakipakinabang na mga plugs no, na kusang pulong-puno ho ito ng mensahe. Ang price monitoring update ho natin, hindi natin makakalimutan. Kung kaya't dyan lang ho kayo, napapanoodin ho tayo at napapakinggan sa Voice FM, sa ating ding radio natin, na kung saan sila po ay sumusuporta na maigi sa ating pong programa. At syempre pa yung maging sa labas ng ating bansa, ang ating pong FB account no, na kung saan dyan nakikita ho ninyo kami. So siya sa mga pagalitan no, siya sa Maguindanao no, na so mga radyo tanong katawan tanong i radyo i manasukuanan na negkapagubeta no, pagkapikapita no, na while waiting i ready tanong so mga galbakan tanong banggitan tanong kano farm tanong. Okay mga kaibigan, bago tayo dadako po sa ating pong balitaan, ito muna ang ilan sa mga naihandang mga paalala para po sa inyong lahat. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay naglalayong ipaunlad ang mamamayan ng rehiyong Bangsamoro sa pamamagitan ng tatlong flagship program, ang binhi, isda, lupa. Ang binhi o Basic Integration for Harmonized Intervention ay isang programa na nakapokus sa pagbabawas ng kahirapan para sa mamamayan ng BARMM. Ito ay binubuo na estratehiya na maihatid ang intervention upang matiyak ang positibong epekto sa buhay ng mga magsasaka ng rehiyon. ISDA o Integrated Sustainable Development for Aquaculture Capture. Ang layunin ng programa ay upang makabigay ng pangkabuhayan para sa mangingisda, mapaasosasyon, kooperatiba o individual. Sa lupa naman tayo, dadako. O Land Distribution and Development for the Upliftment of Poor ARBs. Ito ay patungkol sa pamamahagi ng lupa sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Kasabay nito, ang paghahandog sa mga ARB organizations ng iba't ibang support services gaya ng trainings, mga farm inputs, farm machineries at free legal assistance para proteksyonan ng kanilang karapatan sa oras na manganib. Sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng MAFAR sa inyong lugar. Okay, mga kaibigan, dadako na ho tayo sa mga nilimbag na mga balita, mga pangyayari mula po sa regional office. Unahin ho natin ang balita hinggil po ito sa MAFAR PRDP team. Nagsagawa ng joint inspection at coordination meeting hinggil sa farm-to-market road project sa Talayan, Maguindanao. Narito po ang pag-uulat ni Ms. Naima Mamisel. Upang matiyak na mabilis at maayos ang daloy ng isinasagawang konstruksyon, ang RPCO Barm sa kooperasyon ng PSO Mindanao at ng LGU Talayan ay nagsagawa ng joint inspection at coordination meeting ukol sa kasalukuyang proyekto ng MAFAR sa ilalim ng PRDP I-Build Sub-Project na concreting of Tamar Fukul Farm to Market Road with Bridges noong Huwebes, 10 Hunyo, taong kasalukuyan. Ito'y pinangunahan ng RPCO Barm Deputy Project Director Amar D. Sulaiman kasama sina RPCO Barm I-Build Engineer Michael K. Angol, PSO Mindanao I-Build Engineer Hilarion De Los Reyes, FFJJ Construction sa pamumuno ni Osmeña L. Palanggalan kasama ang PSO Mindanao SES at ng mga kinatawan mula sa iba't ibang mga components at unit ng RPCO Barm. Samantala, sa naturang pagpupulong, idiniklara ni Talayan Municipal Engineer Haron Diopares Dawi na umabot na sa 44.91% ang physical accomplishment ng proyekto sa loob lamang ng 7 buwan.
maparaming ani at kita, serbisyong Bangsamoro, nay mamamisil nag-uulat. Ang Mafar Fisheries nagsagawa ng pagsasanay sa scuba diving sa Samal Island, Davao del Norte. Ito po ang pag-uulat ni Ma'am Connie Canlas. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay nagsagawa kamakailan ng pagsasanay sa scuba diving skills na ginanap sa Samal Island, Davao del Norte. Ang apat na araw na pagsasanay ay nilahukan ng 12 tauhan ng MAFAR na pinangunahan ng Fisheries Law Enforcement Division, katuwang sina Senior Aquaculturist Honey Lou Marcelo at Regional Project Management Officers ng Fish Coral, Supervising Aquaculturist at OIC Chief Fisheries Research Unit Ginoong Hayrudin T. Arap at Senior Aquaculturist OIC Chief Fisheries Resource Management Division Ginoong Norodin Kid. Ang pagsasanay ay dinisenyo upang mapataas ang antas ng kaalaman at kasanayan ng mga MAFAR personnel sa paggamit ng mga scuba diving gear na isang napakahalagang pamantayan sa pagganap ng tungkulin, lalong-lalo na sa serbisyong pangisdaan. Nagsilbing tagapagsalita si Ginoong Alan Neri, diving instructor at siyang naimbitahang resource speaker, kung saan ay ibinigay niya ang mga kinakailangang kaalaman na nakatuon sa pundasyon scuba diving, kabilang na ang pamilyar na mga kagamitan, karaniwang komunikasyon ng sumisisid o diver at mga kasanayan sa pagsisisid. Samantala, si Ginoong Ispardillo, scuba diving instructor naman ang tumalakay sa ilang pangunahing saligan na teorya sa pisika at pisyolohiya ng tubig, impormasyong pangkapaligiran tulad ng potensyal na mapanganib na mga hayop sa ilalim ng tubig at kung paano isagawa ang first aid sa mga pinsala na nauugnay sa diving. Upang makompleto ang programang ito sa pagsasanay, dapat na maisagawa ng mga kalahok ang pangunahing mga kasanayan sa diving, sumisid sa loob ng 60 talampakan at dapat sagutin ang mga handout na ibinigay sa kanila. Ang balitang ito ay hango sa ulat ng Fish Coral. Maparaming ani at kita, serbisyong Bangsamoro, Connie Canlas, nag-uulat. Pagtaas ng produksyon ng palay at mais sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na itala ang pag-uulat ni Bea Pedrosa. Sa unang quarter ng 2021, tumaas ang dami ng produksyon ng palay at mais sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kumpara sa nakaraang taon. Ang produksyon ng palay ngayong taon ay humigit 310,012 metric ton na mas mataas ng 36.46% kumpara sa 196,987 metric ton noong nakaraang taon. Humigit kumulang 13.5% ang pagtaas ng produksyon ng palay mula 2019 hanggang 2020 at 3.9% lamang ang tumaas na natamo noong 2018 to 2019. Halos 80% o 246,296 metric ton na dami ng palay ang naani sa rain-fed area, habang natitirang 20% o 63,715 metric ton ay nasa irrigated area. Ang lalawigan ng Maguindanao ay may pinakamataas na ani ng palay na 87% o 271,774 metric ton at sinusundan ng Lanao del Sur na may 12% o 37,223 metric ton. Samantala, ang dami ng mais para sa unang kwarter ng taon, ito ay sabayang tumaas sa 12.58% o 365,42 metric ton mula sa 328,161 metric ton. Bumubuo sa nasabing dami na 65% o 237,661 metric ton ng dilaw na mais at 35% 127,381 metric ton ng puting mais. Ang cereal malawak na nakatanim sa Maguindanao at Lanao del Sur na may ani na 66.29% at 33.51%. Ang impormasyong ito ay ayon kay Sir Nasrula Dilanggalen, mafaraming ani at kita, serbisyong Bangsamoro, Bea Pedrosa, nag-uulat. Magbabalik po kami mga kaibigan para po sa ating mga balita naman inilimbag mula po sa mga probinsya. Pagkalipas lamang nito. MAFAR Trivia. Alam niyo ba,
Ang Leaf Color Chart o LCC ay isang mabisang gabay upang matukoy ang pangangailangan sa nitroheno ng tanim ng palay. Gawa ito sa plastic na may apat na kulay na may numerong 2, 3, 4 at 5 kung saan inihahalin tulad ang mga dahon ng palay upang malaman kung kailangan na ng palay ang patabang nitroheno. Kung ang basa sa LCC ay mas mababa sa 4 kung lipat tanim at 3 kung sabog tanim, kailangan ng nitroheno ang lupa. Makakatipid ka ng isang bag ng urea bawat ektarya sa tamang paggamit ng LCC. Lagi lamang tandaan, kapag masagana ang ani, mataas ang kita. Public service announcement. Paalala na hindi kailanman maniningil ng anumang fees o charges ang TA-ACPC staff para sa pagpaproseso ng loan applications. Tanging ang aming partner lending conduits ang maaaring maningil ng service charge na naaayon sa aprobadong guidelines ng programa. Mag-ingat at siguruhing official LGU, DA at ACPC staff ang inyong kausap. Hinihikayat namin na i-report agad sakaling mayroong lumapit sa inyo upang maningil ng kahit anong fees o charges. Iwasan ng gancho! Iwas scam! Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council. Balita naman ito hinggil po sa 21 mangingisda sa Maguindanao, si Nanay ukol sa tamang pag-aalaga ng hito at tilapia. Narito po ang pag-uulat ng ating pong kasama, si Ms. Rema Sandigan Kabasalan. Matagumpay ang isinagawang training on tilapia hatchery and grow-out culture of hito and tilapia ng MAFAR Maguindanao sa pamamagitan ng fisheries sector nito. Ito ay ginanap sa Alamid Garden and Catering sa Sharip Aguac, Maguindanao noong 10-11 ng Hunyo taong kasalukuyan. Mula sa 7 bayan ng probinsya, ang 21 mga kalahok na nakibahagi sa pagsasanay na kinabibilangan ng Sharip Aguac, Datu Unsay, Mama Sapano, Ampatuan, Datu Saudi Ampatuan, Sharif Saidona Mustafa at Raja Boyan. Sa unang araw ng programa, hinikayat ni Agriculturist Juan Gamaludin Inday ng Sharif Saidona Mustafa ang mga kalahok na makibahagi sa naturang pagsasanay. Sinundan ito ni MAFAR Municipal Officer Dr. Ruden Maliga ng Raja Boyan kung saan ipinaliwanag nito ang kahalagahan ng pag-aalaga ng mga isda upang magkaroon ng karagdagang pagkakakitaan ng bawat isa. Bilang bahagi ng aktibidad, ipinaliwanag ni Assistant Program for Fisheries Tunggal Kasan ang unang hakbang kung paano magsimula ng pag-aalaga ng isda hanggang sa paglaki nito, partikular ang pag-aalaga ng hito. Tinalakay naman ni Sulaiman Alid, isa ring Assistant Program for Fisheries sa probinsya, ang bawat pag-aalaga ng tilapia at produksyon ng fingerlings. Masaya at nagpasalamat ang mga kalahok sa isinagawang pagsasanay dahil sa mga bagong kaalaman aning natutunan ukol sa pag-aalaga ng hito at tilapia. Malaking tulong at bang umano ito upang maisagawa sa kani-kanilang bayan. Pinalalahanan naman ni Senior Aquaculturist Umayza Silad ang mga kalahok na isagawa ng aktual ang kanilang bawat natutunan. Sa huli, mariing sinabi ni Supervising Aquaculturist at OIC Fisheries Operation Chief Noraline Lumbatan na pagtuunan ng pansin ang mga kalahok ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga isda upang madagdagan ang kanilang ani at kita at makatulong maiangat ang kanilang pamumuhay sa probinsya. Maparaming ani at kita, serbisyong Bangsamoro, mula sa probinsya ng Maguindanao, Rema Sandigan Kabasalan, nag-uulat. Samantala, mangingisda, sumailalim sa orientation on policies and issuances of fishery local transport permit. Narito po ang pag-uulat ni Erivani Datu Sakaluran. 45 mangingisda mula sa Tawi-Tawi ang nakilahok sa orientasyon sa mga patakaran sa pagbibigay ng lokal na permit sa transportasyon ng mga produktong pangisda. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Tawi-Tawi, ang namuno sa mga nasabing pagsasanay na pinangunahan ni na Ms. Irom Abdulwahid Mualil at Ramon B. Uto Ambo. Ginanap sa MAFAR Tawi-Tawi Provincial Office, Bongao, Tawi-Tawi, Miyerkules, 9 Hunyo taong kasalukuyan. Ang nasabing orientasyon ay naglalayong ipakilala ang new form para sa mga lokal na permit sa transportasyon. Upang i-update,
mapag-usapan ang wastong pamamaraan ng pagpapadala ng mga produksyong pangisdaan bago mag-issue ng permiso at upang maitaguyod ang mga nagpapadala ng sumusunod na mga bagong regulasyon ng wastong dokumentasyon ng kanilang mga produkto. Bilang karagdagan, dumalo sina Mafar Tawi-Tawi Provincial Director Ida Rose Ainami at OIC Chief of Fisheries Division Rudy S. Canizares. Mafaraming ani at kita, serbisyong Bangsamoro, Iribani dato sa Kaludan, naguulat. Ang pamamahagi o distribution ng agri-fishery input sa Tabuan Lasa sa Basilan na isagawa, pag-uulat ni Warha Junuban. Patuloy pa rin isinasagawa ang distribusyon ng mga agri-fishery inputs sa probinsya ng Basilan. Sa 12 munisipyo ay 10 na ang kanilang napuntahan at nabigyan ng mga ito. Kabilang dito ay ang mga rice seeds, fertilizers at mga machineries na gamit pang saka tulad ng rice thresher at pump irrigation system open source na naibigay sa isang asosasyon sa munisipyo ng Tipo-Tipo at sa Ungkayapukan. Sa fishery naman ay nakapagbigay tayo ng mga sa mga beneficiaries ng squid jigger, gill net at iba pa. Ang nasabing distribusyon ay pinangungunahan nga ng ating butihing direktor na si PD Hani Muads Junuban kasama ang provincial agriculturist Dato Fadjal Jalis at provincial chief aquaculturist na si Abdurasul Sarail at ang ating mga masigasig na empleyado ng agriculture at fisheries. Sa mga susunod na linggo ay inaasahang matatapos na nila ito. Mafaraming ani at kita, serbisyong Bangsamoro mula sa probinsya ng Basilan, Warha Junuban, nag-uulat. Ang pamuling balita ho natin ay mula naman sa Special Geographical Area na North Cotabato. Ginanap ang animal vaccination sa Pigawayan North Cotabato. Narito po si Archid Angeles. Tayo po ay nandito ngayon sa barangay Libungan Toreta ng Pigawayan Cluster kung saan nandito po tayo ngayon para saksihan ang isang animal mass vaccination ng programa ng Livestock Division ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Napapanahon po kasi ngayon, especially tag-ulan at saka tumaas po ang ating tubig. Usually po nagkakasakit ang mga halama, ang mga hayop namin dito, yung nagatay-tay. Kaya nga itong program na ito po na max vaccination is swak na swak po. At saka very supportive ang ating mga constituent, especially sa cluster ng Pigawayan. Nagpapasalamat tayo sa pamuno ng BARM, saka sa MAPAR. Through this activity is at least na-reach out natin yung mga katawan, nakikita nila yung true governance yun at saka yung moral governance na pinagmamalaki ng BARM. So ito ang programa na Animal Healthcare Program. Kasama ho natin yung taga Livestock Division. So napakagandang programa. So ito ho, nag-i-start po sa Special Geographic Area. Dito ho tayo nag-start sa Pigawayan Cluster. So sunod-sunod na po ito. Sunod-sunod na po ito. So sa mga susunod na linggo, sa ibang cluster naman po tayo. So laking pasalamat, nakita natin kanina, ang daming mga hayop, mga tao, dinala yung mga hayop nila dito para maturukan sila ng mga dewormer, madami, maging yung mga vitamins na kinakailangan ng mga hayop nila para maging matibay ang resistensya sa panahon ngayon, lalo nga na ngayon is panahon ng tag-ulan. Meron tayong mga kambing. Mag-administer rin kami ng vitamins, deworm kami para at least malabas yung mga bulatis at yan ng mga kambing na yung mga papayat. Administer namin sila ng vitamins para tataba yung mga hayop. So ngayon, ang na-administer namin na gamot sa mga hayop ay yung dewormer. Meron din tayong anti-rabies, then vitamin supplementation. So far, successful naman itong program natin under animal healthcare ng Livestock Division. And hoping na sa susunod na mga ganitong activities ay magiging same din ang kalabasan, ang turnout nitong program natin. So maraming salamat po. No? Ito po ang inyong lingkod, Archie Dangeles, Report Officer ng MAFAR SGA, MAFAR Reporting Sukran. Mga kaibigan, yun po ang kabuuan ng ating pambalitaan at magbabalik po tayo para po sa ating talakayan.
Ang kambing ay isa sa mga hayop na matalino at mapagkukunan pa na mabubuting uri ng gatas at karne. Para sa wastong pangangalaga ng kambing, maglagay ng tamang pakainan ng damo sa gilid o dingding ng pabahay. Kailangan na may malinis at tamang painuman ng mga kambing para naman sa asin, nakakatulong ito sa mga kambing bilang pampagana nila sa pagkain o appetizer. Tunawin at ihalo ito sa kanilang inumin. Importante ang paglilipat ng kambing sa pastulan. Sa paraang ito ay mas nakakagalaw sila ng maayos at nakakalanghap ng sariwang hangin. Makakakain rin sila ng mga preskong damo at halaman. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng Mafar Barm sa inyong mga lugar. Ano-ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng artificial incubator para sa itlog ng free-range chicken? Ang incubation o pagpapapisa ng itlog ay dapat sa loob ng 18 araw or 18 days. Ang pagpisa ng itlog ay sa loob ng 3 araw o 3 days. Ang temperatura ay dapat nasa pagitan ng 37 hanggang 37.5 degrees Celsius. At ang relative humidity o banas ay 60%. Para sa karagdagang impormasyon, maaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng Mafar Barm sa inyong lugar. Yes, mga kaibigan, nasa talakayan portion na po tayo ng ating pong pagtatanghal. At sa ngayon, ang pag-uusapan po natin after rice, corn, halal, and of course, ang ating high value, ang livestock. Hindi po kumpleto po ang ating nutrition kung wala po ito. At syempre, isa ito sa banner program ng ating MAFAR. Ang tinutukoy po natin ngayon na makakapiling po natin ay ang hepe ng livestock section ng MAFAR. Walang iba kundi si Miss Siam Pangol. So narito muna ang kanyang mainit na pagbati bago po ang ating pakikipagtalastasan. Good morning and welcome to our program. Thank you, ma'am. Good morning po sa ating lahat. And thank you for this opportunity na magkaroon ng pagkakataon para makasali po sa programang ito. Mm-hmm. So, Siam, kumusta na po yung mga ginagawa ninyo dyan promoting our livestock and poultry dito po sa ating pong agency? So far, ma'am, gumagawa pa rin kami po ng mga assistance, mga services natin. Alam naman po natin na nagkaroon ng konting kabagalan or kasi nasa infant stage pa po ang ang barm. So, na ang mga proyekto po natin na supposed to be ay to be conducted na sana noong 2020, until now po ay tinatapos natin. So, nandun na po kami sa, malapit na po matapos yung aming projects na for 2020. And then, ang for 2021 naman po ngayon, ay yun na nga po is under procurement po tayo. Mm-hmm. And alhamdulillah, yung procurement natin po is for the animal dispersals and drugs and biologics. Pero yung trainings po na ano na budget is downloaded na po sa mga provinces. So yun ang maganda din kasi mahirap din mag-isa na itaguyod na region na mag-implement and at the same time monitoring. Nating to monitor kung ikaw din nag-implement. Yes. Okay, so siguro yung sa livestock, alam mo natin ang livestock is a big animal. Yung ating mga small ruminant, yung goat, at syempre nandiyan pa rin ang manok, at saka yung pato. Yes, no. So binanggit po ninyo na nasa procurement stage pa yung mga ibabahagi na bagkos. Ang ginagawa natin ngayon ay catch up activities nung ating 2020. So kumusta yung implementation ninyo? Patapos na ba yung 2020 para pasimulan na natin mid-year na ang ating pong 2021? Actually ma'am, ito pong meron po pa po kami isa na on process pa of tapos na po yung procurement actually. So nire-request na namin si supplier na makapag-deliver na siya ng yung sa cattle feed at fattening po natin under National Livestock Program. Okay. So tapos na po namin yung training
And now is yung distribution na. So we are urging the supplier na as it is supposed to be delivered not later mm-hmm. than this June. Okay, then meron din naman kaming positive feedback about that. Mm-hmm. So about to finish na po. Saan-saan po natin ito ilalagak, itong soon to be delivered ng mga intervention ho natin? Ang cattle feed that fattening program po natin ay meron po tayong two sites mm-hmm. na beneficiaries. Ito po yung sa Gindulungan and sa Barira. Okay. Mm-hmm. Mga former combatants po sila. Sila ang mga recipient. Yung mga recipient po ng project na ito. Okay. So, bawat proyekto nila ay kasi nasa cooperative nila yes, or po. Kanilang samahan. Yes, po. So, more or less, mga ilan ang ibibigay ninyo sa bawat grupo? So, ang ibibigay po, each site ay 80 heads of cattle. Oh, okay. So, meron po tayong 160 heads of cattle and mm-hmm. meron po yung package na feeds mm-hmm. and other farm implements like bolo, uh-uh. feederer, waterer, and mm-hmm. then itong kanilang lalagyan ng container ng tubig yun, para po makatulong sa kanila if ever na mahirap yung tubig sa area so mm-hmm. meron silang pag-iimbakan. Okay, so yan ang mga... How much is the cost of their area? Ang project yes. po, mm-hmm. a total cost po niya is nasa 7.7 million. So, ibig sabihin is 3 point something ang bawat each, grupo. Yes po. Oh, okay. Yes po. So, makakasapat ba yan? Ilang 80 cattle, sabi mo. So, ibig sabihin, the respondent, the member ng kanilang kooperatiba o samahan ay nasa 80 din. Yes po, ma'am. Mm-hmm. Ang sistema po namin ay ibinigay na po namin ang decision ng paraan ng pag-aalaga sa mm-hmm. Cooperative if kung gusto nila yung communal or gusto nila na one head of cattle per beneficiary. Nasa sa kanila mm-hmm. na po yun. Basta ang thought lang po talaga ng project is for fattening. Mm-hmm. After 6 months of fattening the animal, it should be marketed. Marketable na. Size. Yes, yeah. Gaano yes katanda po. Yung yes, ibibigay natin doon na patabaing baka? Ang nalagay, na-specify po namin ay 1 to 3 years old one na cattle old. With mm-hmm. 180 kilogram body weight. Okay. Yes, oh, oh. So, at least maganda na. So, kapag yung 3 point something no, na tanda ng atin, 100 plus no, ang kilos niya, yes, expected po. How many kilos after 6 months? Ang target mo natin ay supposed to be umabot siya ng half of the times 2 of mm-hmm. the body weight. Okay. Yes po. Mm-hmm. Ang target namin, mm-hmm. nakadepende na po kay farmer mm-hmm. kung papaano po niya i-turn yung training na binigay mm-hmm. namin sa kanya okay. into a positive mm-hmm. Result. Okay. Kasi provided naman po yung concentrates, mm-hmm. which yung sa nutrition ng hayop, kompleto na po. Meron na fully vaccinated naman yung hayop. Okay. So wala nang reason si farmer mm-hmm. para hindi niya ma-achieve yung goal niya. Okay. So cut and carry yung mga pagkain. Yes, ma'am. Cut and carry, ma'am. Okay. So labor intensive pero kasi may samahan silang nag-ikot. Yes po. Supplemented okay. naman din po yun siya ng concentrate mm-hmm. yung feeds. So hindi pa rin po mawawalan ng kumbaga kung si farmer ay halimbawa ganitong panahon na natin na tag-ulan, mm-hmm. Hindi rin mawawalan ng nutrition ang hayop dahil meron naman oo, tayong meron feeds. Silang. Meron po, talaga alternative. Okay. So, dadako naman po tayo doon sa livestock na yung kambing. Yes, ma'am. Saan yung mapupunta? Yung naka-purchase ninyo na kambing. Yes, ma'am. Actually, for 2021, meron po tayong dispersal for goats, chicken ready to lay, and mm-hmm. itong beef cattle. Okay. So, total of 3.5 million na po yung ating worth po nung animals natin. Mm-hmm. So, magkakaroon po tayo ng sa chicken po natin ay meron tayong 800 heads mm-hmm. then sa beef cattle natin 30 heads mm-hmm. and ang goat po natin ay 500 heads mm-hmm. so ito po ay divided equally na po ito per, including the special geographical area. Yes, ma'am. Okay, included okay. din po ang Cotabato City actually. So nahati po ito siya into 7
provinces. Oh, 7 provinces. Oo, kasama ko Tabata yes, City po. Kasi. Okay. So, hindi naman natin binibilang dahil sa dami because we are just a beginner of giving an intervention for this administration. Yes, ma'am. Okay. So, doon naman sa trainings na gagawin ninyo, kasi alam ko may component ng training, how far yes, have you gone? Actually, ma'am, ang training namin is to be conducted until July. July, yes, okay. Ma'am. So, downloaded na yung budget. So, ang nagkakaproblema lang po tayo dahil sa higpit ng IATF okay. About sa mga gatherings. Pandemya. Yes, okay. Po. Dahil sa pandemya. So, nagkakaroon ng problema sa scheduling. Pero, nagbigay naman din ng commitment ang per provinces na magagawa nila ng paraan until July. So, so far po ngayon, ang natapos pa lang po na training is yung para-vet training sa Tawi-Tawi. Okay. Na-conduct na po siya nitong May. Okay. Then, next is itong pong duck production natin na training sa SGA naman po to, 63 Barangay, okay. To be conducted this until this late week ng late ng June. Yes okay. Po. Then the rest, yung meron po tayo Good Animal Husbandry na sa Lanao po na training. Then ang Maguindanao po ay merong feed formulation, goat production, and halal feed formulation ba yan? Combination or how do you find it? The regular feed formulation, regular. Ma'am. Okay. The regular feed formulation training. Using the endogenous? Yes po, okay. Using the endogenous, yeah, okay. Ma'am. Yes, ma'am. Mm-hmm. Then meron din po si Maguindanao goat production, then yung ating chicken, free-range chicken. Free-range chicken. Then, meron pa po actually sa cattle production po ay sa Sulu. Mm-hmm. And that's all po. Ang ating po artificial insemination sa Basilan. Okay. So AI, wala yes, na si Kwan yung mahilig sa mag-AI niyan. Pero ito, ilan naman ang offspring na in-expect ninyo sa bawat animal insemination? At saan kayo magkukuha ng semen? Actually, ma'am, kung offspring, nagtatarget tayo na in every inseminated, makabuo sana siya ng isa. Okay. Oo. Mm-hmm. So, matagal kasi ang time na ng pagbubuntis ng cattle. So, ang nagiging problema lang po sa ating artificial insemination, from experience na po is, dahil po si farmer ay nag-iisa lang yung kanyang alaga, after na artificial inseminate, wala siyang choice kundi gamitin si animal sa farming activity. So, paararo. Yes. So, medyo mababa po yung turnout ng artificial insemination natin. Pero, hopefully, with the trainings na makakandak natin, hopefully na madagdagan po yung knowledge and yung support po doon sa mga beneficiaries ng artificial insemination. So lahat ba ng 7 probinsya, including Cotabato City, ay meron kayong nalaan na ganun activity? Actually, ma'am, dahil sa limitadong budget natin for 2021, ang nangyari po ay nag-select kami doon sa province na mataas po yung activity nila. Balit, nagpo-focus po sila sa artificial insemination, which is yung Basilan po. Basilan. Yes po. So, active po sila dyan sa project na yan. So, yun na po yung support namin. So, okay. Hopefully, inshallah, by 2022, meron na pong per provinces. Yes per po, provinces. Ma'am. So, piloting ang dating natin ngayon. Yes, ma'am. Okay. So, doon naman sa natapos na natin ang Rabies Awareness Month. Yes, ma'am. Na meron na natapos na rin natin yung mga ilang mga nagdaan na mga panahon na concern about the livestock and poultry. Kumusta po yung vaccination ninyo? Sapat ba yung biologics ninyo at saka yung coordination natin? Ano pong nangyari after the Rabies Awareness Month? Actually po, thank you for sa ano na yan, ma'am. Kasi actually ngayon, we have ample supply of anti-rabies vaccines. Okay. So, ang ginagawa namin, kaya kami nagkakaroon ng assistance with the SGA, 63 Barangay, kasi hindi pa sila fully trained on vaccination. Okay. So, ang nangyayari, we are helping them sa lahat po ng cluster
sa vaccinations nila. So ngayon po, yung deliveries natin ng mga biologics, mga drugs and biologics natin is in process pa din. Ang Salanao na i-deliver na and nagkakandak na po sila actually ng kanilang mga vaccinations, anti-rabies, vitamin supplementation, or they are very ano naman nakikita naman po natin yan siya sa social media, nagpo-post po sila. And then ang Maguindanao po na i-deliver na din, ganun pa rin po, nagkakandak na po ang Maguindanao. So ngayon po ang deliveries namin is for Basilan, Sulu and Tawi-Tawi. Okay. Nagkaroon lang po kasi ng konting problema with the MECQ. Okay. So nagkaroon ng delay. Supposed to be nung first week of June pa po yung delivery. So dahil sa COVID again, we are planning to set the deliveries first week of July. Okay. So ihahabol natin yung mga serbisyo para po ma-attain natin yung goal na rabies-free barm. Yes, ma'am. And rabies-free Philippines. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, you know, naantala lang kaya free of charge. Yes, free of charge. Actually, ma'am, meron din na kung sino man yung gusto na magkaroon ng, maka-avail ng anti-rabies natin, pwede naman silang pumunta sa office kasi we have ample supply of anti-rabies vaccines. At saka sa ating mga probinsya. Meron yes na, po. Sa meron mga probinsya. Mga counterpart doon na mga... Yes po. Kompleto naman po yung ating anti-rabies. meron naman po siya package na siya with mga syringes. So, hindi po mahirap yung pagbibigay ng service na yon. Okay. So, any other na gusto mong iparating sa ating mga partner, MMO, ng ating mga kliyente, ng ating mga stakeholders na hindi natin napag-usapan, na importanteng maparating dahil napapanahon. Yes, thank you for the opportunity, ma'am. Ang gusto ko lang yung sa masabi yung sa mga provinces, wag po kayong mahihiyang humingi sa amin ng tulong or assistance sa livestock section. Free naman po kami, gagawa natin ng paraan sa mga projects ninyo or mga programs ninyo na nangangailangan ng aming serbisyo. Scheduling lang po talaga tayo dahil iilan lamang po kami sa opisina. Okay. So we're very much willing to help para po sa kandak ng vaccinations natin. Okay. So thank you very much. That's a word mula po sa livestock sector ng ating pong mafar na walang iba kundi si Ma'am Shem. Siyam, Pangol. Okay. So, kasi mga medyo may pagka-Amerikano itong mga guesto natin. Anyway, maraming salamat sa oras at panahon no, na kung saan makabahagi naman tayo sa ating mga madlang nakikinig at nanonood sa ating programa tungkol po sa kahalagahan ng livestock and poultry, mga gawain at gagawin pa ng MAFAR as far as the production and of course, yung promotion ng ating pong livestock and poultry. Diyan po nagtatapos ang ating pong talakayan at magbabalik po tayo para po sa ating price monitoring update ang ating pong mga announcement pagkalipas lamang ng mga ilang paalala. Assalamualaikum kamafamilya. Ako po si Harisa, ang inyong lingkod mula sa Agrarian Reform. Nagbabalik upang ibahagi ang isang katanungan mula sa isa nating kababayan. Narito ang kanyang tanong via text. Salambay, ako po si Noraida. Anong dokumento ang magpapakita na ang ARV ay may-ari na ng iginawad na lupa? Shukran. Shukran po sa inyong katanungan at bilang tugon, ang mga dokumentong magpapakita na ang ARB o Agrarian Reform Beneficiary ay may-ari ng iginawad na lupa ay ang mga sumusunod. Ang Certificate of Land Ownership Award o CLOA, ang pruweba kung ang lupain ay sumailalim sa Republic Act No. 6657 o ang Comprehensive Agrarian Reform Program Law. At ang dokumentong Emancipation Patent o EP naman, kung ang lupain ay sumailalim sa Presidential Decree No. 27 o Decreeing the Emancipation of the Tenant from the Bondage of the Soil, Transferring to them the Ownership of the Land, they chill and providing the instruments and mechanism therefore. Kung ang dokumento ay iginawad ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, ang tawag dito ay free patent. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong tumawag sa mga numerong 0905-937-0728.
maaari din kayong pumunta sa pinakamalapit na opisina ng Mafor Farm sa inyong lugar. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay inaanyayahan ng mga magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSVSA. Ano ba ang RSVSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay ang opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Sino ang pwedeng magparehistro? Lahat ng magsasaka at mangingisdang Pilipino na may edad 18 pataas ay maaaring magparehistro. Maaari ring iparehistro ang asawa at anak na tumutulong sa pagsasaka o pangingisda kung ito ang kanilang pangunahing kabuhayan. Para sa pagproseso ng pagpaparehistro, tumungo lamang sa pinakamalapit na opisina ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa inyong lugar. Ayon sa Republic Act No. 1065-4, Section 97B, mahigpit na ipinagbabawal ang paglikom, pagmamayari, pagdadala, pagbebenta o pagluluwas ng coral sand, coral fragments, coral rocks, silika at iba pang bumubuo sa likas na tirahan ng mga lamang dagat. Ang lalabag dito ay maaaring mapatawan ng kaparusahan tulad ng pananagutang administratibo at pananagutang kriminal. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng MAFAR sa inyong lugar. Opo, mga kaibigan, nasa price monitoring update na po tayo at sa ating mga mamimili, doon sa mga palengke, and of course sa ating po mga magsasaka ng palay at mais, narito po ang ating update ng mga presyo. Ang presyo pa rin ng ating palay ay nasa 17 pesos ang bawat kilo. Ang white corn ay 13 pesos and 50 centavos. Ang yellow corn ay 14 pesos and 20 centavos. Sa mga bigas naman, ang ating sinanduming ay 39 pesos ang per kilo. Ang 7-tonner ay 40. Ang M1 ay 37. Ang best rice o itong mga imported ay 42. Yasmin is 41. At ang masipag natin is 38. Dadako tayo sa mga isda ho natin. Ang bangos ngayon ay 220 ang per kilo. Ang tilapia ay 200. Ang barilis ay 300. Ang galunggong ay 180. Barilison ay 200. Ang tayang ho natin ngayon no, ay 200 din. Kasama na ang Taiwan at saka Hito. Hito. At ang dalag na ho natin ay 200. Bumaba ang presyo ng ating pong dalag. Ngayon po naman mga kaibigan, dadako ho tayo doon sa ating mga karne. Ang karne ho natin ngayon ay laman ng baka ay 320 ang per kilo. Ang ribs ay 220, habang ang kanyang paa o baka tapa ay 180. Sa mga manok naman ho natin, ang presyo bawat kilo ay 200 pesos. Habang ang ating native chicken ay 280. Sa itlog naman, bawat tray, ang XL ay 225. Naku, nagmahal na ng 5 piso versus last week. Ang large ay 215, ang medium ay 210, at ang small ay 200. Nagmahal talaga. Sa mga gulay ho natin, ang presyo ng kamatis ay 60. Ang repulyo ay 80. Ang bawang ay 160. Ang sibuyas ay 160. Ang ampalaya tumaas 100 pesos na kasi tagulan. Ang pipino ay 60, talong ay 60, ang luya ay 160. Nagmahal. Ang okra ho natin per bundle ay 15 pesos. Ang sayuti bawat isa ay 10 pesos. Ang pechay per bundle ay 10 pesos. At ang Chinese pechay mahal 70 pesos. Dadako tayo sa ating mga prutas. Ang mangga ay bumalik na sa 100 pesos. Hindi lang dito na meron tayong mga mangga dudul, meron tayong mangga tito. So, susunod, ibibigay pa bawat tumpok yan 20.
ang per tumpok. Ang watermelon ay 30 pesos, ang singkamas ay 50, abukado na gustong-gustong itanim ni Minister ay 50 pesos ang per kilo. Sweet corn, wala na sa 20 kundi 40 pesos, pero bumaba as of last week ng 5 pesos. Ang pinya ay 40 pesos, ang papaya ay 25, bayabas ay 60. Okay, ang ating saging ay 30 pesos ang per sipi. Ang lakatan ay 55. Ang grapes ay 300. Ang panesantol, 40 pesos. So mga kaibigan, yun po ang ating price monitoring update. At sa ating mga upcoming activities, in-expect po na magkaroon po ang MAFAR ng EGSICOM o Management Conference Meeting sa Tawi-Tawi. Kaya bear with us. At tayo po keep safe doon po sa mga kasamahan natin at saka yung mga concern ng mga agencies natin. At meron ding inaasahan na gagawin trainings dito sa ating livestock, dito sa ating rice. So, kani-kaniyang area tulad po ng mga nabanggit natin sa mga previous. So, sa lahat po na mayroon pong mga kailangan na mga babasahin o kadagdag na impormasyon, huwag kayong mag-atubili, lumapit sa ating MMO, yung mga ating mga extension workers na nakatalaga sa inyong lugar. At kung malapit kayo dito sa amin, sa regional office o sa mga provincial offices, no, ay meron hong mga babasahin dyan sa kanilang mini library. We do also have, meron ho tayong pwede pa kayong manood ng ating mga ABP nandito po sa regional office. At kung sino mag-request ng ating mga technology na nalimbag na proper communication, ay ibibahagi namin sa inyo. Mga kaibigan, wala na po tayo na 11 oras. Sa ngalan po ng MAFAR, headed by Minister Dr. Muhammad S. Yacoob, sampu na kanyang mga directors, ang ating pong mga kasamahan sa ICTS staff with Ms. Mosripa Magu, and of course, ang ating cameraman, ating co-pilot, yung ating mga editors, kayo po ay ating pinasasalamatan sa kabuuan po ng ating pong programa na maging kaaya-aya at kapakinabang sa mga manonood ho natin. Magandang araw po. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hanap mo ba ay mga murang produkto? Tara na sa MAFAR Lengke sa BGC, ang palengke ng Bangsamoro. Dito mabibili ang mga sariwang isda, gulay at prutas sa murang halaga. Mabibili din dito ang iba't ibang produkto ng Bangsamoro na tiyak na magugustuhan mo. Kaya pumunta na sa Bangsamoro Government Center sa harap lamang ng opisina ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform tuwing Huwebes simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kalintulad din na aktividad sa ating MAFAR Provincial Offices. Tandaan, ang pagsunod sa health protocols tulad ng pagsuot ng face shield at face mask at panatilihin ng isang metrong distansya sa bawat isa. Sama-sama natin tangkilikin ang produkto ng mga magsasaka at mangingisda ng Bangsamoro. Mafaraming ani at kita serbisyong Bangsamoro. Hahandog ng sektor ng agrarian reform sa ilalim ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang mascot na sila Haris at Harisa na kumakatawan bilang frontline workers na naglalayon silang tumugon sa mga mensaheng nakaukol sa agrarian reform. Maaaring makipag-ugnayan kila Haris at Harisa sa mga numerong 0953-402-0351 o 0968-242-5007. Para naman kay Harisa, 0965-6970-790 at 0968-242-5009. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng MAFAR sa inyong lugar. Analaunsada na kailangan na riparadutan. Pamumulan. Mamula sa ayaw kitia na ipsebura kung mga gagaan makatua ang bida-bida ilaw, dataro PSB RC 14, RC 28, RC 80, RC 82, agu IRC 64.
mamula sa pikamukamuan ang matigir sa mayaw, lagi do sibuyas, pechay, sigarilyas, agukadios. Panambakan tano sa pupot agumiamatay, autan su itado mga pamumulan tano, kaan matatap su kawasa agukatgaw alupa. Kati su pakalangkap o Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Ana laon sada na kailangan na riparado tano. Nangangamba ka ba para sa kalusugan ng inyong pananim? Mahal ba ang mga nabibili mong inorganikong kemikal na pataba? Lumipat na sa vermicomposting. Ang vermicomposting ay isang proseso ng paggawa ng organikong pataba mula sa mga nabubulok na materyales na ginagamitan ng mga bulate. Ano-ano nga ba ang pakinabang sa paggamit ng vermicomposting? Una, mababawasan ang gasto sa paggamit ng inorganikong kemikal na pataba. Pangalawa, mataas ang nutrient analysis ng nalilikhang organikong pataba. Pangatlo, napapaganda ang salat at bungkal ng lupa. Pang-apat, naitatama ang kaasiman ng lupa at maging ang alkalinidad nito. Panglima, naibabalik ng unti-unti ang kalusugan ng lupa kung kaya nakakatulong sa pagmatagalang mataas na ani ng magsasaka. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na opisina ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa inyong lugar. Ikaw ba isang pet owner? Alam mo ba na may batas na nagpaparusa sa mga pasaway na pet owner? Narito ang mga parusa sa mga pet owners na tumangging sumunod sa Republic Act 9482 o Anti-Rabies Act of 2007. Multang 500 piso para sa mga tumangging maglagay ng tali sa kanila mga aso habang dinadala sa labas ng bahay para sa bawat insidente. Multang 2,000 piso para sa mga nabigo o tumanggi na iparehistro at ipabakuna ang kanila mga aso laban sa rabies. Mga pet owners na tumanggi na ipabakuna ang kanilang mga aso laban sa rabies ay may pananagutang magbayad para sa pagbabakuna ng aso at sa tao na kagat nito. Multa 10,000 piso para sa mga tumangging mailagay ang kanilang aso sa ilalim ng pagmamasid. Multa 25,000 piso naman para sa mga tumangging ilagay ang kanilang aso sa ilalim ng pagmamasid at hindi balikati ang mga gastusing medikal ng taong kinagat ng kanilang aso. Iwasan ang rabies. Isang paalala mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ngayon Rabies Awareness Month. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito.